Heyo, what's up mga kapatid? Magandang araw sa inyong lahat at muli na naman tayong magbibigay ng reaction, video and commentary. Eto, basahin muna natin yung title na mula kay News PH. Lagot, matinding utos ng Pangulo, PNP at AFP umaksyon. Maka-China, espiya, binantayan na. Uy, may mga espiya daw mga tol. May mga pro-China kasi dito, dami no, mga China, iyak. Alright, so ito ang ating bibigyan ng reaction video mga tol. Siyempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong ganito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Pinatawag nating espiya at pro-China. Okay? Matindi po ito eh. Hindi mas as in matindi naman sila ganun karami. Kaya lang po talagang nagkakalat sila ng mga maling impormasyon at saka ho baka nga espiya na sila, hindi na ho sila negosyo ang galaw, hindi na ho paglilingkod sa bayan, baka espiya na nga sila. Sila na po yung mga magiging asset ng China dito sa Pilipinas. Naku. Kasi po yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea, hindi po biro yan. Hindi po ganun kadali yun. Binabaliwala lang ng iba at sarado ang isip siguro. Ayaw magising, ayaw manindigan, pero yan po ay tinuturing na threat sa national security. Kaya nga lagi nating sinasabi mga tol, no? Lalo-lalo na rito sa ating mga taga-suporta, taga-panood dito sa ating mga reaction video. Maging vigilant kayo mga tol. Meron naman kayong sariling common sense, diba? Meron naman kayong sariling pag-iisip. Kayo ba mauuto pa o maniniwala pa sa pagpapabida na wala daw kasalanan ng China, hindi daw sila ang may kasalanan sa mga nangyayari diyan, 'di ba? May maraming nagtatanggol mga tol. Sabi nga 70% daw ng mga Pilipino ang pabor na paalisin sila diyan sa West Philippine Sea. So yung 30% na 'yon mga tol, marami 'yon. Kung nasa 100 million 30 million 'yon. Well, hindi 'yon yung exact na bilang mga tol, ha? Pero sample lang 'yan. Marami 'yon mga tol. Pero tayo, syempre, ikaw Pilipino ka, nakikita mo naman, nababalitaan mo naman kung anong ginagawa ng mga Chekwa sa ating sa ating teritoryo, 'di ba? Ikaw pa uuto ka pa ba? Nasa sayo na 'yon kung mauuto ka, kasalanan mo na 'yon, 'di ba? So tuloy natin 'to. Pagka ho ang status ay threat sa national security, massive na po diyan ang pagkalap ng information, kasama na diyan sino ang kakampi at sino ang hindi. Mm-hmm. Sino may pagka-traitor at sino may loyalty sa Pilipinas mm-hmm. at sa Pilipino. Sino ang mga ginagamit ng kalaban. Kaya, again mga tol, dapat ang loyalty mo hindi sa kandidato, no? Hindi doon sa ibinoto mo. Though binoto mo siya, posibleng dahil naipagkaisa ka, posibleng ito talaga yung gusto mo. Pero mga tol, tatandaan mo, nasa bansa pa rin dapat natin ang loyalty mo, hindi doon sa kandidato o hindi doon sa politiko. Kasi ang tao mga tol, nagbabago yan. Posibleng ang sinasabi niya nung kampanya, iba na yung ginagawa niya ngayong nakaupo na siya. Diba, may mga ano nga tayo, may mga kasabihan nga tayo tuwing election, diba? Madaling lapitan, mahirap hanapin, diba? Yung tipong puro pangako lang kapag kumakandidato, pero pag nandiyan dyan na, wala na, hindi mo na mahagilap, diba? May mga ganun mga tol, nagbabago ang tao. Kahit sabihin ng tao na magaling, gagawin niya lahat ng trabaho niya, pero pag kaupo niyan, iba na mga tol, iba na ang... May mga matitino don't get me wrong mga tol, may mga matitino, pero ang tao nagbabago. Hindi porket idol mo, hindi porket na gustong-gusto mo yan, diyan ka na talaga kahit na obviously mali naman talaga yung mga pahayag, obviously mali naman talaga yung panig, kampi ka pa rin, di ba? Hindi, dapat sa Pilipinas ka lang dapat. Kaya nga po yung mga espiya, kasi sunod-sunod po nakakahuli na ang ating mga otoridad, especially ang PNP. Nabalitaan ba nyo yung dalawang Chinese national under investigation ngayon? Di umano, kidnapping, kung ano, pero mas malalim eh. Mukhang espiya na nga po. Ha? Kaya yung pagtatayo ng mga project, pagkuha ng kontrata ng Chinese company or related sa Chinese government, ay talaga hong dinodouble check na mabuti ngayon ng gobyerno. Mm-hmm. Kasi nung mga nakaraang gobyerno, na-spoiled sila. Lahat ng gusto nila na ipagkakaloob sa kanila. Ooh. Kahit nga walang visa, kahit nga anumang trabaho dito, nagkukunwari, nagtatrabaho, pero hindi tayo sigurado. Mukhang espiya na nga sila. Mm-hmm. Hindi ko nila lahat. Yun lang pong operation ng POGO. Yung kunwari Sugal, under ng PAGCOR, na binigyan din ng PAGCOR at ng Office of the President,
ng legal na pagpunta rito ng maraming mga Chinese national, wala nga mga visa. Oh. Hindi nga marunong lahat, walang alam. Nako. Pero di umano, pogo ang operation. So nakakaduda, hindi na rin ho. Dahil na-involve sa, di ba? Dati prostitution, drugs, kidnapping, lahat ng illegal na-involve sila. Dahil nga nakonsente nung nakarang administration, lahat pinapasok. Lahat. Naging maluwag eh, no? Eh, yung sinasabi ni Mike Abe, nakonsente daw nung nakaraang administration, mga tol. O again, ha? Sa mga taga-suporta dyan ng nakaraang administrasyon, mga tol, pare-pareho tayo. Gusto natin siya. Lalong-lalo na sa pagsugpo sa mga krimen, mga tol. Pero sa usapang ganito, naging, alam naman ng lahat eh, di ba? Naging maluwag kasi tayo masyado talaga sa China. Di ba? Masyado natin silang kinaibigan. Di ba? Eh, ganito talaga naging resulta, mga tol. Naaalala ninyo, doon sa bansang yan, meron tayong kababayan na binitay dyan dahil nakapagpasok lang ng ilang gramo lang ng pinagbabawal na droga, di ba? Ilang gramo lang yun, pinarusahan ng bitay. Samantalang sila rito ang pinapasok dito, kilo-kilo. Mga tol, tignan mo sa munti sino yung mga doon, yung mga big time, di ba? Tignan mo yung mga apelido, Pilipino ba? Alam mo na, tutuloy natin. At ang gusto ng China, Chinese company, Chinese government na gusto rito sa Pilipinas ay makapasok noong nakaraang administration. Mm-hmm. Kasi nga, kinaibigan, inabuso naman tayo. So ngayon, nadidiscovery na dahan-dahan ang ating intelligence community na posible na yung mga issue ng prostitution, illegal drugs, kidnapping at iba pa ay dahil sa mga illegal na pumasok na Chinese national dito sa Pilipinas. Not only here in Metro Manila, pati po sa mga probinsya. Mm-hmm. Kunwari mining, kunwari infrastructure project, pati ho yung reclamation project. Di ba kaya nga pinatigil yan ni Pangulong Marcos? Kasi ho talagang nakakaduda. Yung mga empleyado dyan, mga nagtatrabaho dyan, hindi pa ho tapos nga ang investigasyon dyan. Gaano ba karami ang mga Chinese na tatago dyan sa mga barkong nandyan sa may Manila Bay na involved sa reclamation? Ooh. Espiya ang dating. Baka nag-iispiya na sila. At ang matindi rito, yung kinakasapakat or kanilang ginagamit ay yung mga Pilipino pro-China. Kaya ingat po tayo. Kaya ko itong tinatalakay kasi kasama ito sa obligasyon ng gobyerno. Pag ang gobyerno kasi gumalaw lahat dyan. Security, pagkalap ng intelligence report, counterintelligence, investigasyon, lahat. So kaya ko ito pinag-uusapan, tayong mga Pilipino, lalo na po yung may mga paninindigan at malasakit sa ating bayan. Malaki po ang maitutulong natin sa ating gobyerno at mga otoridad, lalo ng intelligence community. Rulist, military o anuman. Kasi pwede tayong, ito yung pamamaraan na pwede kayong makatulong sa gobyerno dito sa ganitong sitwasyon. Kasi nga, threat sa national security, itong ginagawa ng China sa pang-aagaw sa West Philippines. Ngayon po, grabe na. Mga barko na hong pandigma yung nagigirian kahapon, hinaras na naman yung ating Philippine Navy. Barko na yan, ha? So, hindi na ho Coast Guard to Coast Guard. Ngayon, ang maitutulong natin ito, kung sakali po meron kayong nakita na grupo, o individual o kung anuman, nakakaiba ang galaw. Kapitbahay nyo, kasama nyo sa trabaho, kunwari nagtatrabaho, pero ang galaw ay parang naghahanap ng impormasyon. Yung alam naman, mararamdaman naman nyo yan. Body language lang inyong kakilala o kasama sa trabaho o kapitbahay. Pag ang galaw nito ay mararamdaman mo yan na pro-China, tapos parang galit pa sa Pilipinas samantalang nandito, iniinsulto ang mga Pilipino, iniinsulto ang Pilipinas, walang respeto sa ating batas at sa gobyerno. Approach yan. Indikasyon yan. Kalaban yan. Mm-hmm. Pwedeng ispiya yan. Pwede ho talagang naninira. So yung mga Pilipino pro-China, kasama yan sa minomonitor ng National Security Council at ang intelligence community ng ating gobyerno. Inamin na yan. Ilang beses na. Inamin na yan ni Assistant Director Bell o Director ng National Security Council, Jonathan Malaya. At mismong si National Security Advisor, Ed Anyo, inamin na rin yan. Pati ho si National Security, si Defense Secretary Tibuchidoro at saka si General Romeo Browner. Yan o, kita nyo, mga opisyal ng gobyerno, inaamin na talaga na pinopondohan kasi yan ng bansang China, mga tol. Itong pagpapakalat ng disinformation sa buong mundo para palabasin, para baliktarin ang kwento, mga tol. So tayo rito sa Pilipinas, ang pinaka-target niyan, mga kapatid. Kasi kapag tayo hindi nagkaisa, mas madali nilang maisa sa katuparan yung kanilang binabalak. Bakit kanyo? Kasi
kung ang mga mamamayan, alam na alam nila yun mga tol, ang mga mamamayan ng Pilipinas kayang magpaalis ng presidente. Diba? Alam na alam nila yun mga tol, dito sa Pilipinas ilang beses na nangyari yan. So dito, ang ginigiba niya, yung pagkakaisa ng bawat Pilipino para magkasundo, magalit sa presidente mga tol, kasi presidente natin ngayon, unlike before, 'di ba, nakaraang administrasyon, kakampi nila, 'di ba? Kaalyado nila, best friend nila. Pero ngayon kasi mga tol, pumapalag. So etong ginagawa nila ngayon, nagpapakalat sila ng mga disinformation sa mga vlogger diyan, mga pro-China, para ang mga tao mawalan ng tiwala sa gobyerno at maniwala na lang sa propaganda ng China. Walang kasalanan, kaibigan natin sila, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas pag umalis ang Incheck. Mga ganung mga bagay mga tol, kailangan natin ng China sa pagtataas ng ating ekonomiya, 'di ba? So kataksilan sa bayan, may mga ganun pa yan, kataksilan sa bayan kapag ka ang ibinabagsak mo yung national security, mga ganung mga bagay mga tol, 'di ba? So kung maniniwala ka, syempre, eh di hindi ka nasasang-ayon ngayon sa ipinupush ng ating gobyerno. Hindi, mali PBM. Dapat ang Amerika ang paalisin. Sila ang gumagawa ng gulo. Sila ang magdadala sa Pilipinas sa delikadong sitwasyon. Ang China, kaibigan natin yan dati pa. Iba, ang China, hindi yan naging threat sa atin noon pa. Kasama na natin yan, panahon pa ng mga Kastila. Yung mga ganong propaganda, mga tol, yari tayo dyan. No, so dapat mga tol, maging vigilant kayo lahat, no? Hindi dapat kayo basta-basta magpapapaniwala doon sa mga sinasabi nila, lalong-lalo na kung ang ipinapakita ng bansang ipinagtatanggol nila ay kabaliktaran. Piruin mo, lagi mong tatandaan mga tol, ang West Philippine Sea, hindi lang tayo dapat ang naikinabang niyan, pati yung mga susunod na henerasyon ng Pilipinas. Hindi henerasyon ng China, hindi henerasyon ng US, hindi henerasyon ng ibang bansa. Henerasyon ng Pilipinas yun mga tol, mga Pilipino. Yun, kaya nga exclusive economic zone eh. Yan ang patuloy na inaangkin at inaagaw ng mga Incheck mga tol. Diba, nagpadala na nga sila ng PLA ha, hindi na Coast Guard mga tol, sa Scarborough, hindi na Coast Guard. People's Liberation Army Navy na ng China ang pinapadala nila mga tol. Talagang ando doon na yung tahasang pag-angkin nila. Legit ba yun? Eh wala, sabi ng international law, sabi ng Court of Arbitration sa Pilipinas 'yan. 'Di ba? Pinawalan visa ang claim nila diyan pero nandiyan pa rin sila mga tol. Oh, kung maniniwala ka pa doon sa mga pro-China ng nagtatanggol, eh wala. 'Di ba? Wala, mababa isip mo. Po yung mga officials ng ating pamahalaan, umamin na na kanilang kilala na, minomonitor nila ang mga Pilipino pro-China na ginagamit sa disinformation ng China dito sa Pilipinas. At nasundan pa nga nitong kaduda-duda ang mga illegal na pumasok dito, ang mga dayuhan, lalo na ang Chinese national, na nag-iispiya na, hindi na ho business ang kanilang galaw. Hindi na yung kunwari ay sila'y tumutulong, humanitarian na galawan, business, kontrata, kung ano-ano. Ha? Yung kaya pala pag sila'y kumuha ng kontrata or nagpautang sa Pilipinas noong araw pa, pinipilit lagi nilang sila yung namuhuna, gusto nila ang kontraktor, Chinese company rin. Kontrolado ng China. Alam naman ng Chinese government, kontrolado nilang lahat ang nila. Kasi, gano'n ang kanilang sistema. Oh, komunista. Kontrol ang kanilang pamahalaan, mm-hmm, ang mga galawan. So yung kunwari, o talagang private company na galing ng China, konektado sa China, yun ang kanilang pinipilit na makapenetrate sa mga kontrata para legal yung kanilang pagpasok. Kunwari nagbi-business, pero yung kanilang mga empleyado, Chinese din, at yun nga ang nag-i-espilya na dito sa atin. Telecommunication, construction company, ayan po yan, gambling tulad niya ng Bogo, okay? Marami pang galaw sila dyan. Kunwari, mining business ang pinaso sa mga probinsya, lalo na ho dyan sa Northern Luzon. Maraming mining business dyan. Isabela, Nagabibiskaya, dito sa Central Luzon, hanggang Cagayan. Baka kaya binabaha yung Cagayan, pasintabi na, madalas pag umuulan, binabagyo, baka lagi sila. Kasi nga ho, sinira na sinira. Paramihan dyan yung mga dayuhan ng ating kabunduan. Diba? Na kunwari nagmimina, pero diba? Nag-experience siya. So malawak po ito dahil ngayon lang naging seryoso ang ating pamahalaan dahil yan ang order ng ating Pangulo, tuloy ang operation. Mm-hmm. Hindi tayo pwedeng agawan, pasukin ng People's Republic of China. At nag-umpisa na nga po yan sa West Philippine Sea. Okay, so hindi ito pananakot. Sinasabi ko lang po dahil ang purpose ng aking pagbabalik ng ito, gusto ko ang taong bayan, tayo mismo,
tumulong sa ating mga otoridad. Kasi hindi kaya ng ating mga otoridad, sila lang ang kumalap ng impormasyon para ma-identify ang mga espiya at Pilipino pro-China na ginagamit sa disinformation campaign nila. Kahit kaibigan nyo, sa panahon ito, kailangan natin sakripisyo. Kahit kaibigan, kahit kamag-anak, pero kung mali ang ginagawa at labag sa ating paninindigan at sa ating bansa at sa ating mga batas, isumbong nyo yan. Hindi naman ho, kaya hindi naman ho i-reveal ng gobyerno kung sinong nagsumbong doon sa kapitbahay o kaibigan kasama sa trabaho na ang galaw espiya or naninira sa gobyerno. Hindi po sasabihin ang inyong pangalan. Iingatan niya ng mga otoridad. Mm-hmm. Ang purpose nito, gusto kong itiin na magtiwala tayo sa ating gobyerno. Ginagawa nila ang lahat para tayo proteksyonan. Ginagawa nila ang lahat para proteksyonan ang ating teritory. Pero hindi nila kayang sila lang yan. Mm-hmm. Marami ang tao, maraming Pilipino pwedeng makatulong. Alright mga kapatid, yan ah. Hindi tayo galit sa lahing incheck. Baka naman kasi makakita ka lang ng singkit. Ayaw mo na. Tingnan mo, singkit din si Marcos. Si PBBM, singkit din yan. No? Hapon, singkit din yan. Korean, singkit din yan mga tol. So hindi naman porket nakakita ka ng singkit, incheck na agad na tingin mo dyan, di ba? So hindi naman porket confirmed the incheck yan o checkwa, galit ka na rin agad. Hindi naman lahat kasi talaga sang-ayon sa ginagawa ng kanilang gobyerno mga tol. Di ba? Yung ibang mga Chinese mga tol, payapa ang pamumuhay nila rito sa Pilipinas. Nagnenegosyo lang sila at marami tayong value na natututunan sa kanila mga tol kung paano magpaunlad ng kayamanan mga tol. Napakarami. No? Ang problema natin, itong ginagawa ng kasalukuyang gobyerno nila dito sa patuloy na pang-aangkin ng teritoryong hindi naman kanila. Ngayon, ang ginagawa nila at sinabi na nga ng mga opisyal ay nagpapakalat sila ng mga influencer, ng mga tao, ng mga espiya para magpakalat ng mga maling impormasyon, mahahakot ang karamihan ng mga Pilipino. At syempre, pag nagawa nila yon ng mga Pilipino, hindi na susuporta sa gobyerno, masisira ang pundasyon, mga tol. Kasi ang bawat mamamayan ang pundasyon ng isang matatag na ekonomiya, mga kapatid. So, doon sila bumabakbak mga tol. Hindi yung tipong magpapadala agad ng racket, hindi sila doon bumabakbak mga tol. No, nakikita naman natin 'yan. So, ang gusto nila, bawat Pilipino tulad nung nakaraang administrasyon, palayasin niyo yung mga Amerikano diyan. Magalit kayo sa Amerika, kalaban niyo 'yan. Sila yung isa sa mga nagpahirap sa inyo nung back in the day. Mga ganung mga bagay mga tol. So, be vigilant. Pag-isipan nyo maigi yan kung sino dapat nyo painggan. Alright, so ano masasabi nyo rito? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.